Welcome to Benzali Babak Beach Resort. Nasa dagat tayo mga idol. Gandang umaga mga idol. Dito tayo ngayon sa Labo Oriental, sa Governor Generoso. Kasi ngayong araw na to mga idol, aside sa pag-vlog na gagawin natin dito sa Governor Generoso, ay may issue tayong video, isang video na ilalagay natin sa Facebook for tourism purposes. At dala natin lahat ng gear, tsaka yung malaking drone dala natin ngayong araw. By the end of this video mga idol, mapapanood nyo yung video na gagawin namin ngayong araw. Bale, nakapagod. Bale, yung video na gagawin natin ngayong araw mga idol is to promote tourism sa Mindanao. So itong video na to mga idol, isa to sa mga matagal ko nang gustong gawin. Pero hindi ko magawa-gawa kasi ayun na nga, lagi tayong solo traveler, solo rider. Pero ngayon mga idol, since kasama natin si Motobabe, pwede na natin gawin yung video na yun. Bale, promotional video for tourism siya mga idol, no? Isa sa mga layunin ng channel na to is to promote tourism mga idol, no? Dito sa Mindanao. Hindi lang tayo puro motor, hindi lang tayo puro kalsada yung content natin. Isa sa mga goal ko talaga nung nagsimula ako sa YouTube is to promote tourism sa Mindanao. So, yung video na to, yun na nga, hindi ko magagawa kung ako lang mag-isa. Pag may promotional video ng tourism, kailangan natin ng model. Hindi naman pwedeng ako mag-model. So, good morning! Nakapag-ready na pala. Kasi, ito mga idol, dala natin yung malaking drone natin. Actually, si Motobabe nang dala niya kanina. So, medyo mabigat. Eh, malakas yan eh. Dating lalaki yan. So, yun mga idol, ito yung first location natin ngayong araw sa Benzali Babak Beach Resort dito sa Governor Generoso. Tapos mamaya-maya, aakit tayo dun sa Parola, yung may lighthouse. Bukan natin magpalipad ng drone dun. By the end of this video mga idol, papakita ko sa inyo yung ginawa naming shoot ngayong araw. Hindi lang Governor Generoso yung popromote natin. So yun na mga idol, ang purpose naman ito is para sa inyo na maging guide ninyo pag pumunta kayo ng Mindanao mga idol. So alam naman natin, karamihan dito sa viewers natin sa channel ko ay hindi from Mindanao or nasa ibang bansa. So in time mga idol, magiging guide nyo yung videos na gagawin ko. So ayun mga idol, habang nagpe-prepare lang, nagbe-makeup lang si Motobabe, dahil nagko-content din tayo ngayong araw, papasyal ko kayo dito sa beach resort na to. So aside sa shoot namin, kailangan natin gumawa ng content, kaya strolling muna tayo sandali mga idol. Itong resort ito mga idol, 50 pesos lang yung entrance fee. Kaya dito kami pumasok. Madaling araw kami umalis ng Davao City, siguro mga alas 2 ng madaling araw, kasi medyo malayo-layo din tong location na to. At pinapili namin itong lugar na to mga idol para i-shoot ng una, kasi itong lugar na to mga idol, maganda to eh. Tsaka lately, dumadami na yung nag-ride at pumupunta sa area na to. Actually, itong katabing resort mga idol, nasa 800 per head yan. So expect na ganito, kaganda ang dagat dito sa Governor Generoso. Tapos kung nakikita nyo sa video mga idol, yung dulo na yon, mamaya doon tayo pupunta sa tinatawag nilang Parola or yung may lighthouse. Tapos lang natin mag-aerial mga idol, no? At nagbe-base lang si Motobabe kasi nabasa siya din kanina nung nag-top shot tayo. Tapos maya-maya mga idol, dahil matapos na kami dito, lipat tayo ng Parola dun sa may lighthouse. Subukan natin mapalipad ng drone dun. Tapos may mga tracking shots din tayo dun pa rin. Pakita natin yung lighthouse mismo na madalas na pinupuntahan ng mga turista sa lugar na to mga idol. Kakain lang kami dito, magbe-breakfast lang at pakapulit, lipat ng ibang location mga idol. So nakita nyo naman sa drone shots natin kung gaano kaganda yung dagat dito sa Benzali Babak. Actually katabi lang to ng Eldon Resort, isang high-end na resort mga idol, nasa
I think 800 per head yung day tour. Nakita niyo yung swimming pool na footage, yun yung Eldon Resort mga ayon. Ito yung kailan dito sa Parola mga idol. At order muna tayo para mamaya pagkatapos natin mag-shoot at mapalipan ng drone, ready na yung pagkain namin mga idol. So dito nagre-range yung pagkain sa 350 to 450 per kilo depende sa isda na order ninyo, kasama na luto ng mga idol. Etong kailan na to mga idol, sa likod nito overlooking siya sa dagat. So napakagandang view, napakagandang tambayan mga idol. Actually nung last year galing na ako dito, kaso yung vlog na ginawa ko noon ay na-corrupt yung file. Kaya ngayon nandito tayo ulit sa Parola para balikan yung area na to mga idol. Mamaya papasok tayo doon. Ginagawa lang yung may construction na ginagawa yung government sa facility nila dito. So pinapaganda nila yung lugar. Pero anyway mga idol, doon naman banda sa dulo nito, yun naman yung magandang view. So yun yung titingnan natin mamaya mga idol. So ngayon mga idol, order lang kami para mamaya ready na yung pagkain natin pagkatapos namin mag-shoot doon sa loob mga idol. So, tara mga idol, pasok na tayo sa Parola. Ito. Entrance fee is 50 pesos pero dahil may construction mga idol, less 5 pesos, 45 pesos per person lang. At libre tayo na yung motobib. Salamat motobib. Ito yung sabi ko construction mga idol, kaya may discount. Yan o. So ito yung mga lighthouse dito sa Parola mga idol. No? Meron silang tatlong lighthouse. At kita nyo naman, bagong restore yan. Tapos dun sa baba mga idol, makikita natin yung dagat na. So may bangin dyan. So habang hinihintay natin bumaba yung mga tao dun sa taas. Kasi si Motobe, paakit siya dun. Para kunan natin ng drone shot. Kapasyal ko muna kayo dito mga idol. Sa baba. Yun o. Grabe. Parang Batanes yung feel niya mga idol. So halos kapareha silang dating nung pinuntahan natin sa... Teka, nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Pusan Point mga idol. Yun. Halos kapareho ng dating, halos kapareho ng feels. Actually mga idol, Davao Oriental din na area yun. Pero medyo malayo-layo siya dito konti. Siguro mga 2 hours or 1 and a half na travel galing dito. The same side ng ocean mga idol, Davao Oriental pa rin. Pwede tayong bumaba dyan mga idol. May hagdan dyan o. Oh. Hey, nakakatakot. Ayan, may bato dun. Sa gitna. Tapos itong dagat ito mga idol, Pacific Ocean na yan. Kaya malalaki yung alon. Sobrang ganda ng view dito. Woo! Grabe. Ito naman yung sa kabilang side mga idol. Makita ko lang sa inyo, no? Ayan, no? Tara dito. May nakikita akong white sand banda doon mga idol, no? Konting white sand lang. Hindi ko lang alam kung pwedeng pumunta doon mga idol. Wala akong nakikitang naliligo eh. Pero malamang kung sasadyain na puntahan yan, pwede siguro puntahan yan. Wow! Woo! Grabe!
Sobrang ganda talaga ng Davao Oriental, mga idol. Kung dagat lang, kung mga scenic view, mga magandang tanawin na nasa gilid ng dagat, panalo talaga ang Davao Oriental. Itong coastline nito, mga idol, galing dito hanggang dun sa taas sa may Katiil or Baganga na side. Pacific Ocean yan. So may mga bangin, may mga beaches. So klase-klaseng mga tanawin yung pwede nyo makita pag nasa Davao Oriental kayo, mga idol. Sobrang ganda talaga ng Davao Oriental. Sobrang amazing. So yung mga idol, dito tayo sa Parang Cueva. Explore tayo dito, ha. So dito na tayo, mga idol, baka mabasa. May dala pala akong susi dito. Yan sa May Cueva. May Cueva dito sa side, mga idol. Tara na, tara. Ayan. Iwan natin yung susi para makababa talaga tayo dun sa tubig, mga idol. Di ba, mabasa tayo. Anyway, may damit naman ako sa sasakyan. Take two, take two. So. Ayan na, basa na tayo, mga idol. Pwede maligo dito. May konting lagoon. So, pwede mag-swimming, no? Malamang pag hindi high tide, mga idol, wala to. Itong tubig na to. So, pag high tide, pwede kayo maligo dito. Tapos, doon naman ba sa kabila? Meron din pwedeng liguan. Puntahan din natin, mga idol. Dito. Ito dito, mas maganda maligo, mga idol. Sana, basa na tayo. Dahil dito na tayo, mga idol. Hindi ako papayag na hindi ako makakaligo ng dagat, no? So ayan, let's go. So ganun lang kabilis maligo si BI with Ken, no? Pero teka, mga idol, nakalimutan ko. Kakain pa pala kami dun sa taas bago kami alis. So tara, kakain tayong basa. Tanga. Why are we still here? Just to suffer. So tara na, mga tanga. Alis na tayo. So yun, mga idol, no? Dito na tayo sa kainan. So kakain tayong basa ngayon, mga idol. Pero tingnan nyo naman yung view. Tingnan nyo naman yung tanawin dito sa kainan, mga idol. Diba? Oto babe, gutom na yan eh. Pero may na, vlog muna. Dito na side, malapit sa kainan, makikita din yung tinatawag na Pink Sand Beach. Ito yung nasa baba natin. Hindi ko lang alam kung pwede bang puntahan yan. Pero mamaya, subukan natin, why not, diba? Tingnan natin kung pwede tayong pumunta dyan. Magtatanong-tanong kami kung pwede ba pumasok dyan, mga idol. Tapos somewhere dito sa baba din, mga idol, may tinatawag silang parang grotto. So kung nanonood kayo kay Guy ni Drew, galing na siya dito. So ito, na-discover ko itong lugar na to dahil sa show niya. Kaya nung siguro mga 2 years ago, nakapunta na kami dito. Pero yun nga, itong Pink Sand Beach hindi ko pa napupuntahan, mga idol. Tingnan natin mamaya, baka pwede natin puntahan. Sa ngayon, kakain muna tayo kasi medyo gutom na. Inaones da, tsaka dinner lang isda yung ulam namin ngayon. Bukan natin, mga idol. Sa mga idol, kakain na muna kami. At maya maya,
Alis na tayo. Yun. Time na kami mahal. So yun, kakatapos na namin kumain, no? At ito, palista kami ng parola, mga idol. Maraming maraming salamat sa pagsama sa biyahe namin today. At may mapapanood pa kayong isang episode, mga idol, after nito. Pero, ito na yung papakita ko sa inyo, yung video na ipopost namin sa Facebook. Una nyo mapapanood dito sa episode nito, mga idol. So, papaalam na ako, mga idol, pero pagkatapos ito, mapapanood nyo yung promotional video na ginawa namin ngayon. Enjoy, mga idol. Peace! Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Biyahe with Ken would like to thank the following: Motomar Davao TLC, your one-stop shop for motorcycle accessories and apparels; Scorpion Helmets; Get Stung; Overdose Moto Products, the country's number one motorcycle gear manufacturer; Motul; RSV Spectrum Visual Ads, we make your business more reasonable; Moto Wolf; Dance Gadget Shop Davao, for your photo and video needs in Davao City; Benz Auto Center, your one-stop shop for car accessories and services.